Mic check, mic check, 1, 2, 3, yo! Welcome back dito sa akin reaction video. Yeah, shoutout muna sa lahat ng anak ng Muntinlupa. Anak ng Muntinlupa, sa lahat ng mga kasama ko dito, mga kagrupo ko, dito sa anak ng Muntinlupa, dito sa Muntinlupa. Yeah, syempre, Muntinlupa. At yun, meron tayong gagawing reaction video ngayon. Battle naman tayo ni St. Luke versus MR Industria. Isa to sa paborito ko nung ahon. Kaya wag na natin patagalin to. Let's go! Unang banat, ahon 14, day 2, MR. Kamusta? Kamusta biyahe? Buti nga nakarating ka pa. Napanaginipan kasi kita na napaparaning ka na. Kulang na sa tulog sa paghahanda ay kulang na rin sa pahinga sa paghihintay ng araw na ito kung saan mamamatay ka. Malabo pwes sa ating palinawin bawat rima Pilipino tong kalaban gigilingin sa salain na maigi mula itaas sihilahin. Kakalad ka rin ka sa dilim pa ilalim at padiin kita suksukatin at para parang babarahan itong binabae na barbaro. Habang binabarang ka ng barang, bumabara sa utak mo. Pati ang kanito madadamay, isasagad hanggang buto. Panoorin mong naaabo, kaluluwa ng lolo mo. Kausap ko ang iyong apo. Tangina ni ano? Grabe yung pagbabago ng, hindi style eh. Pagbabago ng pagrarap ni MR Industria. Kasi nasa metro na siya eh. Kumbaga, meter by meter na siya bumitaw. At the same time, meron siyang baling ender, may baling flow. At grabe siya gumamit ng Tagalog ngayon. Ang gantong klase kasi ng ginagawa nila MR Industria is parang imagery, no? Si MR sa nakikita ko, meron siyang malalim na pananagalog na may masakit na imahinasyon na binabatid sa atin. Putang ina. Grabe yung gusto ko yung nakametro na yung sinasabi ni MR. At the same time, maganda yung flow at mas makati siya kung pakikinggan mo. Sa hinaharap ha, kung lolo nyo, huwag nyo gagayahin to, tarantado to. Kaya pupuruan ko to ng purong metapora, purong Tagalog na magpapaurong ng yung dila nang hindi na kayo, makarinig pa ng kulam na walang bisa, diwang walang wika, wikang walang usisa na galing sa halimaw pa daw na hinihika. At puro lang kapantasan, pwes ito'y pintas sa iyong kapintasan. Kumpas pa lang ng aking bantas ay tastas ka't magkakalasan. At saka itaas-taasan, tapos na kitang mapagbayaran. Kaya kahit patayin kita ngayon ay wala na akong kasalanan. Ayos lang. Nakametro, ang ganda. Salamat sa Diyos. Kasi nung mga huling napapanood ko yung laban ni MR Industria, medyo sobra sa, kunyari, sa isang line ng kanta. Pag magra-rap battle ka kasi para ka rin gumagawa ng kanta yun eh. Kailangan nasa beat. Nasa metro pa rin. Yung mga huling laban ni MR yung dati, yung mga nakaraan, medyo sumusobra siya. Kunyari, sa isang line, sumusobra siya sa beat. Yung isa naman sumusobra din o kinukulang. Ngayon, sakto. Nasa metro na lahat. Na-arbor na kasi kita, nasa sinapupunan ka pa lang. Sayang hindi masyadong rinig yung reaction ng crowd, pero sa live may mga nagre-react dyan ng hindi masyadong marinig dito sa video. Kaya kinaaawaan na kita, nagsisimula ka pa lang. Yung unang kanta mong naisulat, ibinulong ko yun sa'yo nang hindi mo alam. Tangina! Walang pinatubo kita at pinabunga na may ngunguyain akong kaluluwa sa panahon ng pagkalam ng aking sikmurang tumutunaw lang ng makatang pampantasya. Ito'y pag-asa ng pagbasa ng paghasa ng panlasa. Tura ko ang kamalasan ng paglalakbay mong dito madidisgrasya. Dahil buhay at kamatayan ang ating distansya, kaya huwag ka nang umasa, magapi mo ko'y mananatiling pagnanasa, dinaragdagan mo lang ang masasakit mong ala-ala. What's up? Round 1, MR Industria, grabe. Grabe yung imagery. Solid. Round 1, pakinggan natin. Send look. Kamusta? Kamusta, MR? Isang dating kakampi. Matagal na tayong di nagkita.
Nabulag ka kasi. Ako ang nais na kalaban sa taas ng panahong nakatunganga. Ang mga sungay ko at ang pamamahinga mo ay magkasabay lang na humaba. Mahal na mahal mo ang katamaran. Yun ang hindi ko maarok. Pinaghahanda mo pa ng merienda pag dumadalaw ang antok. Tambay, hilata, pagmumuni-muni lang ang trabaho mo, pre. Sana mabagsakan ng troso itong nagbibilang ng poste. Kung makapal ang iyong apog, bahihiya ka na tol. Balat kalabaw na tapat sa itak ng matador. Luzon, Visayas, Mindanao, sa tunog ko binabiyahe. Di nagsusulat sa tubig pero dumadaloy ang mensahe. Tang ina, napakaganda nun. Napakaganda nun, no? Lalo yung balat kalabaw tapos itak ng matador. Sa tibok, kahit gaano katibay yung balat mo, sa pamamagitan ng ginamit niyang itak ng matador, kayang-kaya niyang punitin itong kalaban niya, tapos yung dumadalo yung mensahe. Napakasarap gumamit, napakaganda pakinggan ni Sendlok na gumamit ng matalinhagang Tagalog, no? Para silang mga apo ni Balagtas na mas pinatalim, mas pinadelikado. Katastropiya ang sagot sa mataimtim mo na dalangin. Bagyo ang nakikinig sa mga binubulong sa hangin. Sige, tumingin ka sa akin kung matapang ka talaga. Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Bakit nauutal-utal ang nangungusap na mata? Sa estilo mo may kulang. Bagamat isa ka sa mga una kong pamantayan, si Lucas ang kumpletos Ricados at isa ka lamang kasangkapan. Moderno na ang rap. Yung estilo mo'y naiwan. Napuyat na kusinero, ikay natulog sa pansitan. Damn. Malungkot ang iyong mundo. Mag-isa kang naaaning. Kahit magulog ka ng maraming kutsara, wala pa rin bisitang darating. Napakasarap pakinggan yung pananagalog ni Sen. At pag nakaramdam ng guto, mas sumasalbahe sabay. Nang babato siya ng bato para mabato lang ng tinapay. Dalawang pilosopo sa makikita na konsepto, Aristotel at Socrates, nagdedebate sa impyerno. Tang ina! Damn! Emar kontra kay Lucas, pero tsak na mas lamang ako sa'yo. Sa mapanibo na hardin, mangingibabaw ang paru-paro. Round 1, Sendlok. Ang hirap patansyahin ng kung sino para kanino yung round 1. Parehas bumibelo, parehas kinikilala ang isa't isa, kinikilatis. So hindi ko pa masabi, para sa akin lang ha, hindi ko pa maibigay kung kanino yung round 1, pero sa pagkakatanda ko, isa ako sa mga hurado rito at yun, gusto ko siyang panoorin ulit. Round 2, Emar Industria, let's go. Laro to, ah. Wag naman. Wag naman. Grabe ka. Pag buo ko sigawan, hindi ako pang ubusan ng boses, pang ubusan ako ng lahi. Yung hipnotismo mo, sa akin ngayon nananalamin. Kaya sa'yo, sumasapi. Nangagimat mong dala ng tinitigan ko'y biglang nahati. Pati mga Anghel de la Guardia mo'y pinapakuloan ko na sa talyase. Agresibo lang ito, manalita ang unitang asignatura, hindi epektibo, kaya hindi integratibo, kaya hindi mo aralang yung estilo. Tingin ko nga sa'yo, sintu-sintu ka pati ang iyong kolektibo. Kakatanong mo kay Tatalino, tinakwil ka na ng sarili mong tribo, tapos dito ka susuot, dito sisiksik. Sa mundo kong nilika, ikakamatay mo ang pananaliksik. Sige, dito ka sumuot sa akademiko kong siksik. Yayakap ka sa apoy at sa impyerno kahalik. Dahil kung tingin mo, nakikita mo na, o makikita mo pa, na kahit gumamit ka ng ikatlong mata, mamamatay kang dilat sa pagtingin ng industriya. Putang ina. Hindi mo na to. Ang kati managalog, ang kati ng paggamit ni Emar Industria ng pananagalog, no? Grabe, parang mai-imagine mo agad na parang putang ina, unti-unti niyang pinupunit yung kalaban niya, no? Ang sakit niya gumamit ng Tagalog na pang battle, ha? Punugan, hindi na abot ng iyong prediksyon. Pwes gumagana ang lahat ng mga ginawa ko sa iyong orasyon. Hindi mo yan mararamdaman. Ang lason na tang infeksyon kasi hindi sakit ang pumapatay sa'yo, kundi ang iyong desisyon. Kaya, tag,
tagto sa talunturan. Wala sa kalingkingan itong tagatubig masusunugan. Ako ang lingas katagalugan. Sa krus ka ipapako. Putang ina. Putang ina. Para siyang isang witch na malaking bagay yung paggamit niya ng kumpas, yung flow kung paano siya mag-flow, lalo yung boses niya. Para siyang makapangyariang tao dito gamit yung pananagalog niya, no? Putang ina, parang habang pinakikinggan ko siya, parang nai-imagine ko yung mga sinasabi niya, pumapasok sa utak ko. Tapos parang nararamdaman ko yung putang ina, kinikilabutan ako sa tuwing gumagamit siya ng ganung klase ng pananagalog. Grabe to si Emar, puta. Oh, iaalay sa larangan at ikaw ay aking iaahon para sa ere kapugutan at maging saksi ang mundo. Siyempre, at para maging saksi ang mundo at ang isang katauhan na ang blangkong sineday dapat lang na minamata para matauhan. Iaalay na rin sa'yo ang hindi malimutang kalungkutan na magpapantay sa mga paa mo habang ikaw ay lumulutang. Ganon, ganon, ganon to kagaan. Tinatangay lang ng hangin. Kulang-kulang tong kukulangin, lalos tayong dapat tabilangin. Kasi wala nang paraan para sa daan ko to palarin. Sa aking kamay ka mamamatay at yan ang napatunayang pangitain. Patunay lang na ang pangitain ay kaya kong totohanin at yan ang pinagkaiba natin. Ang ina! Ang ina mo, Emma! Grabe yun. Parang pumapasok sa akin yung ano eh. Alam mo yung parang mga kaluluwa sa Dragon Ball. May pinapalabas siya, tapos papasok sa'yo. Tang ina. Round 2, send look. Tang ina, grabe. Emar of the year. Wag naman ganun. Kaibigan mo ko, Emar. Pwede mo kong ituring nakakampi. Mahaba pa ang buhay, ayos lang magkamali. Kung ang oras ay ginto, doon ka nagmadali. Dumadami ang iyong kasalanan dahil sa ninanakaw na sandali. Tang ina, grabe. Mahihirapan magdu... Grabe, napakatalinhaga ni Senlok. Grabe yun. Tang ina, dapat dito kay Senlok gumagawa ng libro eh. Rusa, tong kaluluwang nilitis. Ako'y empleyado sa purgatorio at ang trabaho ko ay tigalinis. Didisiplinahin. Paparusahan tong kawatan na salyarin. Mapuputulan ng daliri itong kumakapit sa patalim. Tahang ina. Kaliwa ka. Nai-imagine nyo rin ba yung ganong klase ng paghahayag ni Senlok, di ba? Putang ina. Mapuputulan ng daliri itong kumakapit sa patalim. Tahang ina. Matalinhaga, sobra. Napakalalim mo managalog, Senlok. Gumawa ka ng libro, tol. Bibili ako. Yung kay Akatao, murder na ako. Inaantay ko na lang. Babasahin ko siya. Kanang kaliwa, walang problema, halasige. Ang kaso di ka nananalo, nananatili kang kadire. Ang rason kapag natalo, di naintindihang maigi. Mag-aral ka na lang ng Aikido, magaling ka lang magdepensa sa sarili. Matata mo ay kahihiyan dito sa patayang hanggang dulo. Wala ka ng mukhang maihaharap kapag naputulan ka ng ulo. May espada at martilyo, pang barbaro ang aking asal. Tunggaling sa gintong dekada, dadalhin ko sa panahon ng bakal. Tang ina. Gutom na matuto, lungkot sa loob mapanlumo. Luhod at sunod sa buod at panuto. Punso na may nuno, tungkod ng pangturo. Tugtog malaguro, bugok at bulok na busog sa tulog na bangungot. Tang ina, grabe yung multi, hayop. Ito isang bagay na feeling ko isa sa mga pwedeng ilamang ni Senlok kay Emar Industria. Kasi malalim na pananagalog, ang ganda ng imagery, at the same time yung multi, putang ina, sunod-sunod at Tagalog siya. Grabe. Matalinhaga parehas, pero tang ina, nai-enjoy ko siya. Ang sarap niya i-absorb, ang sarap parang ang sarap maging Pinoy pag nakakarinig ka ng ganitong klaseng Tagalog. Sarap, sobra, tang ina, solid nyo. At nakusog mga kumo sa bungo na sulod pagkabuno. Dugo magulot na buo na pagguho. Tutok sa pagtupok, tsaksunog sa pagsuyo. Tunog malaguro, lubog ang pulok, sang bundok at puok, paroon at patungo. Tang ina. Multi, grabe, multi.
Usok industrialismo, pagkawasak ang sigawan. Kung may tenga ang lupa, naririnig ka ng kalikasan. Walang makakaalam na ako ang pumatay sa'yo. May pakpak ang balita pero nahagip ng aking palaso. Sayang hindi masyadong naririnig yung reaction ng crowd, pero makikita mo sa facial reaction nila. Ang dami nagre-react, hindi mo lang masyadong marinig dito sa video. Puto lang! Ayun, nag-react na. Naririnig na. Pero grabe, grabe gumamit ng Tagalog si Senlok. Na, napaka mahiwaga. Para siyang Hiraya Manawari, no? Para siyang siya yung representative mula sa Hiraya Manawari. Naputo lang puno ng buhay at ginawa ang sagrado kong papel. Ang panulat ko'y balahibong binunot mula sa pakpak ng Arkanghel. Sumindi ako ng kabuti at tinaktak ko ng ganto. At ginawa ng Diyos ang tao galing sa nahulog na abo. Papatunayan kong mali ang nagsasabing kami pareha. Magkaiba tayo ng tela sa pagtatahi ng letra. Ako sa liriko may puwersa, sa pandinig mabenta. Parang galit sa buksingero, ito'y kumak. Parang galit na buksingero, ito'y kumakagat sa tenga. Itsura ba'y magkamukha? Galit na buksingero, kumakagat sa tenga, Mike Tyson ng puta. Para sa akin ay insulto. Kung Diyos ang sining, ako ang sining, ito'y isa sa aking ribulto. Tung kauri tatalunin, magkalaban na tayo ba'y? Wala na ang daan ng mga tumakas, sinunog ko na ang tulay. Hindi ko pa rin siya maibigay sa pagkakataong to. Hindi ko na maalala kung paano ko siya ginudge nung laban na to mismo. Pero dapat yung round 2 ibibigay ko na kay Emar, kasi talagang kinikilabutan ako sa class, sa paggamit niya ng Tagalog. Napakakate, napakasakit. Kaso si Sendlok naman, grabe yung napakatalinahaga nung ginagamit yung pananagalog. Para nga siya nga parang binababa siya mula sa Hiraya Manawari. At the same time, yung paggamit niya ng rap, nakamulti. So, hindi pa rin siya nagpalamon dun sa ginawa ni Emar. So, sige, feeling ko hindi pa ako makapag-desisyon sa 1 and 2. Parang tangina, talagang walang bumibitaw. Round 3, pakinggan natin. Round 3, Emar, let's go. Mayarsyal na naman, oh. May sinasabi kayo eh, premium, no? Hindi ko kasi alam yun eh. Pasensya na. Pag nagre-reaction video kasi ako, rekta sa tawag nito sa video mismo para dagdag views. Hindi. Tangina, no? Hindi. Tangina, simple lang, di ba? Pero parang hindi. Tangina mo, tigilan mo ako. Hindi ka gumagalos. Kahit magpakamakata. Nagukay ka ata ng malalim. Tama yan. Diyan ka hihilata. Naghukay ka ng malalim. Ibig sabihin, nag-isip ka ng malalim. Tama yan. Diyan ka hihilata. Damn, putang ina talaga. Grabe, grabe, grabe naman. Grabe naman to si Emar. Putang ina to. Buhay kitang ililibing kasama ng nagkakandamatay mong talata. Nais ko lang makakita ng makatang naaagnas habang nagmamakaawa. Dahil yung hinagpis mo o lila, kaya pikit bulagang yung diwa, kulang sa hilamos ng kumukulong mantika. Nang kumunat at maunat ang maskara nitong manika, na kahit iminani ko ni Monico, ang mekanismo mo ay mahi... mga sausaw. Sa timbangan lang yun ang aking palagay. Yung estilo mo hindi konkreto, aligagapat hindi mapalagay. Bata ka pa at support kung sa mundo ko to ilalagay. Kikikilang ka lang ng 12 anyos na ako at may kalalagyan ka kapag hindi ka naglagay. Kasi papunta ka pa lang, sen. Papunta na ako ulit. Putang ina, no? Papunta ka pa lang, papunta na ako ulit. Parang putang ina, napagdaanan ko na lahat, okay. Gusto kong pagdaanan ulit. Tang ina. Yung iba, papunta pa lang, pabalik na ako. Parang, oh, balik na ako dito siya. Natapos niya na eh. Kumbaga, natapos niya na yung isang buong laro. Ah, napagdaanan ko lahat. Mabigat siya. Mahirap, pero hindi. Pagdadaanan ko ulit. Putang ina, grabe. Woo!
Yung daan mong binaybay ako ang bumutas niyan pabalik. Kaya nga tama ka ng landas eh. Mali ka lang ng armas na bitbit. Tama ka ng landas. Mali ka lang ng armas na bitbit. Ang ina. Grabe yung binibigay na imagery sa akin ni MR Industria habang pinakikinggan ko siya. Ang ina, grabe. Woo! Didigma ka ba naman sa kagubatan na ang dala mo'y pamingwit? May sakit ka sa isip! Parang sa Hunter x Hunter yun ah. Pero grabe yun, tang ina, pupunta ka ng kagubatan, dala mo pamingwit. Tang ina! Hayop ka, MR. Palakpak kayo ng palakpak, may sakit to sa isip. Hindi nasusumpungan na kahit sa masusing pagsusuri, hindi na tumabuk-buksan. Tapos ang asta parang kaya mo kong silaban, ako ang dagat-dagat, ang apoy, hindi kita mararamdaman. Tangina. Woo! Grabe. Kahit sa balat, walang talab, uugod-ugod ang iyong pyesa. Ikay Leon sa gubat na binulag ng mariposa. Uminom ng tubig ng tumatuba na wala na ng panlasa. Handa nyo pa rin bang tikman ang sulat ni Lucas nang nakakasulat lang ulit hindi nakakabasa? Kasi, tol, yung pangungusap mo, putol-putol, linya'y buhol-buhol, pinagtatagping, pinagdurog tong pakunwaring na uulol. Ulol, yung tali mo, bingaw-bingaw, masahol pa sa mapurol. Tila walang tumatama na suntok ang nagsuot ng asarol. Pero kahit saluhin ko lahat ng iyong ipupukol, ibuburol ka pa rin sa burol na baolang ataol. Ilaw ang ulo mong kaparol habang nagsisilab ako ng dayami sa kubol. At kung mabubuhay ka muli, tangina, tarsir ka na lang sa buhol na pinagkaputol, putol, 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 putol. What's up, Aung 40? Tangina. Round 1 hanggang 3, grabe yung imagery na binibigay ni MR Industria. Napakasakit niya gumamit ng Tagalog. Talagang, oo, magiging matalinhaga ako. At the same time, lahat ng sasabihin ko matalim. Grabe. Send look, round 3, let's go. Hindi. Isang buwan ka sa aking ulo, nag-isip ako ng kusa. Parang anit ko ang daigdig tapos ikaw ang kutong lupa. Mahina daw ang mga tao, pwes sa kamao ko sasagupa. Papatulugin ko na tong lobo nang di na makapagbilang ng tupa. Namumuna ng huhusga, porket mulat na po siya. Kung meron kang tatlong mata, ibig sabihin mas marami ang iyong muta. Ang ina. Pinaluan mo ng yabang. Woo! Ang mga sulat mong sinalin. Anak ni Habagat at Magindara, ikay mahangin na malalim. Lirikalan sa lirikalan, makikipagpalitan ka ng puwersa. Madilim na silid aklatan, mangangapa ka sa mga letra. Liriko bumabakat. Grabe, grabe yung pagiging matalinhaga ni Senlok. At mai-imagine mo rin, grabe rin yung imagery na binibigay niya. At ang lakas ko na tirible, kada linya mabangis parang mga marka ng tigre. Hihingi ba ako ng pasensya o tatapusin ko na tong lokong to? Ang bulong ng aking konsensya, tinalo ng mga boses sa ulo ko. Peke na makata, habang ako ang totoo, parang ubaryo lang ni Gaya, mahiwaga ang nabubuo. Ngayon kusang sasambulat na lakong proyekto, asignatura at kultura gawin kong perpekto. May postura at estruktura aking monumento, mula kay Buddha ang nakuha ko na ornamento. Nakamulti pa rin, nagrarap siya. Gamit ang malalim na Matagalog. Kada bungad mga sugat ang naging epekto. Sa pag-usad mga sukat dadalhin sa metro. Walang kupas nga lang Lucas na siyang sinemento. Pinapamulat mga sulat na may sentimento. Si Emar malademonyo, pero sa pag-ibig na pinsala, isang mabangis na diablo na tinalo lang ng diwata. Ginawa ka daw utusan, naging mahinhin ka na masyado. Naging di makabasag pinggan, pinaghuhugas na lang ng plato. Dumadapo ang buhay pag narinig ang aking sipol. Sungay mo nagsasanga-sanga pero walang pumapatong na ibon. Nakatutok ako sa sulat, nakatitig parang nagninilay. Tapos biglang nag-apoy ang liriko kaya nasunog ang aking kilay. Makikita nyo sa laban na to, diretso sa ulo ang pinsala. Sarap hatawin ng maso yung bungungo hanggang memorya mawala na. Delikado kanyang isip. Diretso sa utak mga bala. Parang pinanis ko album mo, mabubura ang alaala.
Isa-isa kong tutugisin kung marami ang ikaw. Pinapasok sa lambat mga kaluluwang ligaw. Di lumalagpas sa oras pero nairaos ko yung punto. Nilalabas na kita sa kahon sa loob ng 2 minuto. Woo! Anyway, sa pagkakataong to, talagang dikdigan yung laban. Pero para sa akin, tama pa rin. Kasi isa ako sa mga orado rito. At ang binoto ko dito si MR Industry. At para sa akin, nung pinanood ko ng dito mismo sa video, MR Industria pa rin. Grabe si Sendlok sa paggamit ng pananagalog, yung imagery. Talagang napakahiwaga niya. Napakahiwaga, napakatalino ni Sendlok. Pero si MR Industria kasi grabe yung nabibigay niyang kilabot. Nararamdaman ko yung mga sinasabi niya, matalinhaga rin. Mas masakit gumamit ng Tagalog si MR Industria. Talagang mararamdaman mo na, oh shit, tang ina. Laban to, laban talaga, panglaban yung ginamit niya. Pero props kay Sendlok, grabe yung pagiging matalinhaga, napakalalim. Sobra, napakasarap makarinig ng gantong battle, no? Parang refreshing, panibagong kaalaman, no? Ang buhay para sa akin ay habang buhay na kaalaman. Kailangan, hindi lang sa battle rap, kailangan alamin mo rin yung bagay na ganito. Habang buhay na pag-aaral, yun ang inaano ko sa buhay ko ngayon dahil gusto kong matuto ng matuto sa ibang bagay pa. At yun, binoto ko dito sa MR Industria dahil sobrang grabe, napakasakit niya gumamit ng Tagalog. Talagang kill talaga, pero dikit siya dahil iba talaga yung Sendlok. Pero para sa akin, MR Industria dahil ayun, dahil sa napakasakit niya gumamit ng Tagalog. So, ayun. Thank you.